Hi guys, for today's vlog, samahan niyo akong pumunta dito sa General Trias Municipio. So, eto nga guys, on the way pa lang kami ngayon ni Daddy at nadaanan nga namin itong malaking simbahan na to na katabi ng munisipyo. Alam niyo ba guys, ang gagawin namin dito ay kukunin lang namin ang PSA ni Baby or yung birth certificate niya na pinarush namin sa munisipyo. Actually guys, kung hindi mo siya ipaparush, makukuha mo siya ng 6 months bago ka makakuha ng PSA ng isang baby. Pero since pinarush namin siya dahil kailangan namin siya at may mga importante kaming papeles na lalakarin, ito ay nagbayad kami ng 1K para siya ay maparush or para siya may tanatawag sila doon para mapabilis yung pag-release ng PSA. So bakit ko nga ba guys minamadali ang PSA ni Baby? Alam niyo namang lahat guys, lalo na ng mga followers ko, na si Baby ay isang Taiwan-made baby. Yes guys, sa Taiwan siya nabuo, kaya meron siyang benefits na matatanggap sa Taiwan country. So ayan nga guys ang nilalakad namin. Parang katulad lang siya nandito sa Pilipinas na meron tayong benefits na SSS kung tawagin. So ibig sabihin, kapag tayo magbuntis dito sa Pilipinas at may employer tayo, tayo ay nakaka-receive ng mga benefits galing sa ating SSS, which is ako, kahit hindi ako nagtatrabaho noon sa Pilipinas bago ako mabuntis, meron pa rin akong SSS benefits na matatanggap dahil nga ako ay nagbabayad din ng SSS ko kahit ako ay nasa ibang bansa. At eto naman kay Baby Brandon, since doon siya nabuo sa Taiwan at 7 years akong nag-work sa Taiwan, meron din naman akong tinatawag doon na maternity benefit na makukuha ko dahil nga doon ko pinagbuntis si Baby Brandon kahit hindi ako doon nanganak. So eto nga guys, kukunin lang namin ang PSA dahil eto ang pinaka main requirement para makakuha ng tinatawag na laubaw nila sa Taiwan. So eto, share ko na din para dun sa mga mami na nag-iibang bansa. Kasi alam ko to, lahat naman ng bansa na pagtrabahuhan natin, yung mga foreign country, talagang makakakuha ka ng kanilang maternity benefits, lalo na kung ikaw ay matagal nagtrabaho doon. So guys, mas malaki ang maternity benefit guys ng mga ibang bansa, like dito sa Taiwan. Ito ay nagre-range ng, hindi ko nasasabihin kung magkano, basta nasa 100K plus yan. Depende pa yan sa tagal ng nanay, kung ilang taon siya nagtrabaho sa bansa na yun bago siya mabuntis. So yan nga guys, maganda rin man talaga ang patakaran guys ng Taiwan. So eto nga guys, pupuntahan pa lang namin at kukunin namin dahil marami nga yung papeles na lalakarin. Pero actually nyan, hindi na ako maglalakad nyan kasi guys, dito meron kang kailangan kuhain na agent para hindi ka na mahirapan sa pagkuha nung, kasi napakadami talagang kailangan gawin talaga sa totoo lang. At ang pag-claim ng maternity benefit mo guys sa ibang bansa ay tumatagal din yan guys ng 1 year ha, hindi mo yan agad-agad basta makukuha. At dahil talagang nag-pick up lang kami ng PSA ni John Brandon, so napag-desisyonan na namin ituloy ang aming pag-canvas para sa aming motor. So ayan nga guys, bibili nga kami guys ng motor. Si Daddy pala ang bibili, hindi ako. Talagang tagabayad lang tayo for today's video. Ano kaya magkakano yung available na... Medyo limited kasi yung unit na tumakas. 164. Actually, hindi pa naman kami bibili ngayon. Talagang magka-canvas lang kami. Kasi talagang badly needed namin ang magkaroon ng motor. So, sinabi ko kay Daddy, kung ano na talaga yung prepared niyang motor, yun na yung kuhain niya para isang bilihan na lang. Alam niyo ba guys, way back story ko lang no. Meron na kaming motor dati sa Taiwan, which is ginamit namin siya ng 5 years. Tapos 7 years kaming nag-stay doon sa Taiwan. Ginagamit namin siya dati pang business, pag-deliver ko, pag mag-deliver kami dati ng gold since nag-online seller ako noon. Alam nyo ba na talagang sobrang luma na ng motor doon? At kapag nagmamotor ka sa Taiwan guys, kahit sobrang luma niya na, talagang mapapakinabangan na siya. Hindi katulad dito sa Pilipinas, pag nakita natin na medyo pangit-pangit na yung motor, di ba, hindi na siya na gumagana or napapakinabangan. Doon guys, talagang as in lumang-luma ng old model na talaga, nagagamit pa. Kaya dati gusto ni Daddy bumili ng motor na mga katulad ng ganito na mga mamahalin, pero hindi ako pumayag. Kasi sabi ko sa kanya, pagdating ng panahon na umuwi na tayo
ng Pilipinas, iiwanan natin yan dito, malulungkot ako. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag meron kaming gamit at tumagal na siya sa amin ng taon, talagang iniiyakan ko na yan kapag nawala siya. Kasi mahilig din ako magbigay ng pangalan sa mga gamit namin. Hindi lang sa gamit ko, pati sa gamit ni Daddy. Basta joint force namin yung naipundar. Alam nyo ba na ang motor namin nun is pinangalanan ko siya ng Panjego. Yan nga, tawag ko sa kanya Panjego. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, talagang sobrang umiyak ako kasi maiiwan ko na si Panjego, hindi ko na siya makikita. At mas lalo rin naman ako nalungkot guys nung umuwi si Daddy kasi talagang iniwan niya na lang si Panjego sa Taiwan at nilagyan niya ng cover, tapos iniwan niya na lang sa parking, ayun, iniwan niya lang doon si Panjego. Bali mag-isa na lang si Panjego doon kasi hindi namin siya pwedeng iuwi dahil pag inuwi namin siya, gagastos kami ng malaking pera for the custom lang na maiuwi siya dito. So ayun nga lang guys, nakakasad pero talagang sobrang tipid din dati ni Daddy kasi kahit gustong gusto niya na makabili ng motor na maganda noon, hindi ako pumayag. Kasi sabi ko, sayang ang pera, iiwan din naman natin dito. Kung gusto mo bumili ng motor kapag nasa Pilipinas na tayo, yun ang sinasabi ko lagi sa kanya. Kasi sabi ko, para kahit maganda ang motor mo, iwanan mo yan, may iwan lang yun sa bahay namin. So ayun nga guys, for the pili ngayon si Daddy, kasi kailangan na din namin, alam nyo na wala kaming trabaho for today's video. Dahil ito nga din ang naiisip ni Daddy na gagawin niyang work. Mas gugustuhin niya daw na mag-rider dito sa Pilipinas kaysa naman daw bumalik agad ng Taiwan. Ayaw niya muna kasing bumalik sa Taiwan guys hanggat maliit pa si Baby Brandon. Ang gusto niya ay malaki na si Baby Brandon yung makikilala na siya. Ayaw niya daw na pag-uwi niya ay hindi siya kilala ng kanyang bunso. Alam niyo naman guys, love na love ni Daddy yan si Baby Brandon. Dahil kung hindi at kung hindi niya talaga gustong makitang lumalaki si Baby Brandon, edi sana hindi siya umuwi dito sa Pinas na ginibap niya yung maganda niyang trabaho sa Taiwan for the sake lang na makita si Baby Brandon pagkalabas. At sa wakas, natapos na rin si Daddy sa kanyang mga inquiries at nakapili na siya ng dalawang motor na kanyang pagpipilian. So pag-aaralan na lang namin kung ano ang bibili namin dito.